Isang magpalang hapon sa ating lahat. Mulit-muli, ito si Kuya Agent Hammer ng The Angelo Stream Protection Agent Organization. Gagawa tayo ngayon ng simpleng video, informative, habang wala yung mga bagets, habang tulog pa sila. Dito ako sa play area namin sa bahay, dito sa rooftop. So, una sa lahat, shoutout sa mga kuya ko sa the Fraternal Order of Eagles. Yan. Especially yung mga kuya ko dyan sa GMA Cavite Eagles Club. Yan. Sina kuya Darius. Yan. Pati sa mga kuya sa organization ko mismo, sa the A-Team. Yan. Medyo matagal-tagal since nung gumawa tayo ng video. Ilang buwan na rin. Siguro mga 7 months na. Yan. May mga nag-request ng certain topic about sa PA. Medyo na busy lang talaga. So, meron akong bago tayo mag-tackle ng topic regarding sa protection agent, gusto ko munang batiin ng mga bagong graduate yan, dyan sa Balian Security Training Center sa pamumuno ni Maring Vicky Ballesteros. Ayan, kumarin natin. Yan, ate na rin yan si Maring Vicky, si Ate Vicky. Yan. Yan, sa Balian. Yung batch, yung kakagraduate ng batch, which is yung batch sa Laknib. Yan. Mabuhay kayong lahat. Sana maging maayos yung inyong napiling karir. At dinadalangin ko na makapasok agad kayo sa trabaho. Especially sa mga VIP. Makahanap agad kayo ng mga VIP ninyo. Yan. So, maraming mga nag-PM sa akin regarding sa topic na pwede kong ibigay. Kasi nga, ito kasing YouTube channel ko is more on ang topic ko usually dito is about sa protection agent, yan, sa pagiging bodyguard. Yan. Kasi yun yung, hindi ko naman sinasabing yun ang expertise ko, kundi yun mismo ako. Isa po akong licensed protection agent. Yan. So, yun nga. Although wala akong trabaho ngayon, wala akong duty, dito ako sa bahay. May mga tao kasi na tatanong sa akin, ba't hindi ka nagumawa ng video mo? So, wala, busy lang talaga. So, may nag-ask sa akin na kung po pwede magbigay ako ng topic, yung simpleng topic lang. Isang mabilis na informative video about sa protection agent, yung tungkol daw sa salary ng protection agent. In terms of salary kasi, sa experience ko, dalawang klase kasi yan eh. Kapag sa agency, tapos sa direct, yan. Once upon a time, nung ako po'y nag-uumpisa pa lang sa pag-protection agent, pumapasok din ako sa agency. Yan. Na yung agency naman, siya yung nagbibigay ng siya yung nag-i-issue ng baril together with the SDDO. Yan. Yun yung yung ginagamit namin. Tapos, yung tumagal-tagal na rin, kasi nga, honestly speaking, kapag under tayo ng agency, ang rate ng sahod natin is naglalaro lang sa mga around 30, 35, yan. Maswerte na yung may 40,000 sa agency. Yan. So, tatanong ako, kung paano naman dun sa direct? Sa direct po, kumbaga sa direct kasi, honestly speaking, gusto ko lang ding i-share. Noong mga panahon kasi na nasa agency ako, tapos hindi ko nababanggitin kung anong agency ito, pero marami sa mga kaibigan ko alam kung anong agency itong tinutukoy ko. Hindi na sila nag-i-issue ng SDDO. Tapos, ang gusto nilang mangyari, yung PTC-4 ko, then pati yung baril ko, yung gamitin ko sa duty ko. So, ako, nakapag-isip-isip ako, kung ganito na lang din pala sa agency, tapos mababa pa yung bigay, edi hanap na lang ako ng direct duty na ang hinahanap lang sa akin is PTC-4 ko
and yung gamit ko mismo. So, pagdating naman doon, buntot mo, hila mo. Yun. Nasa diskarte mo kung paano mo isasaayos yung trabaho mo as a protection agent while you are in direct hiring duty. Yan. Hindi ka under ng agency. Yung nag-umpisa ako sa ano, sa direct, siguro ang ang monthly ko sa direct is nasa starting agad ako ng 45,000. Yan. Tapos nung ako kasi yung tao nung panahon na ano, na once na merong mas magandang opportunity na darating sa akin, lumilipat ako. Hindi ko naman sinasabi na ano, na wala akong loyalty sa boss ko, which is ang hinahanap ko kasi talaga is yung the best, especially syempre tayo naman, let's face it, iniiwan natin yung pamilya natin. Yung panganay ko, ilang taon halos hindi ako nakikita ng panganay ko. So, ang katwiran ko dun, gusto ko, nasa malayo ako, kumbaga sulit yung inilalagi ko malayo sa pamilya ko. Kumbaga merong magandang income. So, from 45,000, lipat ako sa kabila, bigyan ako ng 55, tapos may nag-alok-alok sa akin. Kasi marami ka talaga makikilala eh. Sabihin sa'yo, bro, baka gusto mo rito, dito, 75,000. Ganun. So, ako, tumagal ng tumagal, kasi para ako nagdidig eh, dinidig ko talaga. Naghahanap talaga ako. Naghahanap talaga ako ng malaking income. So, syempre, it is my choice. Choice ko yon na ganun ang diskarte ko. Pero syempre, hindi naman lahat pare-parehas ng diskarte ka, parehas ko. So, sa kakaganon, kakalipat ko, yun, nakakuha ako ng boss na nagpasahod sa akin ng 100,000 per month na, yun nga, naging maayos naman. Pero, syempre, lahat naman may katapusan. Lahat, hindi naman forever na ganun. Especially, tumama itong pandemic sa atin, sa ating bansa. So, isa yung company namin nun sa naapektuhan. Kaya, nagsara. Pero, ang maganda nun is na-experience ko na kumita ng 100,000 per month sa direct. Yan. Pero, syempre, that is against sa social rules. Pero, sana lang, ma-check din ng SOSIA na ang mga security agency ngayon, hindi naman sila tumatanggap ng mga PA na walang mga baril. Ang unang-unang tinatanong nila, meron ka bang PTC-4? Meron ka bang baril, sarili? So, dun pa lang, kahit sinong... dito na yung anak ko. Buting na yung isa sa mga boss ko. Ayan. So, kumbaga, parang dun pa lang, kahit sino magkakaroon ng idea, pwede palang mag-direct na lang ako. Ganun. So, ako naman, hindi ko po dinidiscourage yung lahat na mag-direct. It's your call. It is your choice. Kung paano mo dadalhin yung sarili mo sa security industry, especially sa protection agent. Ako, yung sineshare ko rito is yung tungkol sa akin. Hindi ko ini-encourage na ganun din ang gawin ninyo. Pero sabi ko nga, choice po ninyo yon. Choice kong maghanap noon, once upon a time, ng mas malaking kita. So, kaya, yun talaga ang ginagawa ko. Tapos noon, pag may kukuha sa akin na mag-aalok sa akin ng mga trabaho, kinukuha ko muna siya, then entertaining ko, kausapin ko, mag-meeting ako for several times. Tapos yung mga tropa ko, nung nag-umpisa pa lang yung The A-Team Protection Agent Organization, sa kanila ko ngayon ibinibigay, pinapasa ko sa kanila. Kumbaga parang pass it forward, kung tawagin namin sa organization namin. Kasi sa amin kasi, ang mapagmamalaki ko lang sa The A-Team, wala kaming joining fee, wala kaming monthly dues, wala kaming ID or bayad sa ID or what. So, sa amin wala kaming money involved since 2018. Yung sa amin talaga is yung talagang tulungan. Halimbawa, merong opening sa akin, bigay ko sa kanila,
pag may opening naman sa kanila, bigay naman nila sa ibang mga walang trabahong tropa. Ako personally, nung naranasan ko yan, na wala akong trabaho, so hindi tumatagal yung ano. Kaya siyempre, yung mga nabigyan mo ng trabaho noon, i-pay it forward din nila sa'yo na bigyan ka nila ng trabaho. Pero sabi ko nga, nasa atin yun kung paano natin dadalhin ang sarili natin sa duty, sa mga VIP. Kaya unang-una, maging matalino tayo sa ating mga ginagawa, especially sa ating mga pagkilos, sa ating mga VIP. Kung tingin mo o tingin ninyo na medyo alanganin yung trabaho ninyo dyan, or hindi trabaho ng PA yung pinapagawa sa inyo, especially yung mga may mga duty na may mga pinapa-hold sa inyo, or may sinaktan yung boss ninyo tapos after nilang saktan, pababantayan sa inyo, ingat-ingat po tayo ron, kasi baka isa kayo sa mga mapanood namin sa TV na makasuhan ng serious illegal detention, yung mga ganon. So, sa akin po, yung mga members ko sa The A-Team Protection Agent Organization, dinidiscourage ko sila sa mga ganon. So, ang katuwiran namin, marami pang trabaho dyan, hindi lang yun ang pwede nilang maging trabaho kapag kalaya sila. Kumbaga sa amin, kahit gano'ng kalaki ang kita, kung gano'n ang sistema ng trabaho, pwedeng malagay ka sa alanganin. Ina-advise ko sa kanila na lumipat sila ng trabaho or umalis sila ron. Or else, baka mapanood ko sila sa mga news, yun, mga ibang mga protection agent na kaposas, yung mga gano'n, mga nakakulong, kasi pumayag sa mga maling utos ng VIP. Especially sa mga pogo. Kasi sa totoo lang, ang mga gumagawa niyan, yung mga kidnapping, mga serious illegal detention, mga abduction, mostly nasa mga pogo yan. Kaya tayo po, maging maingat tayo. Hindi ko sinasabing perfect ako bilang protection agent. Ang sinasabi ko lang, nag-iingat kami, patuloy kami nagpapaalalahanan sa bawat isa. Hindi naman kasi lahat alam ko. Hindi naman lahat alam nila. So, yung mga hindi ko alam, sinasabi nila sa akin. Yung mga hindi naman nila alam, sinasabi ko sa kanila. Kaya, yun po, kung halimbawang may mga ano kayo, kung may mga tanong kayo, especially sa mga legalities sa protection agent, wag kayong mahiyang magtanong sa akin, especially mga kaibigan ko na, mga friend ko na sa Facebook, PM nyo lang ako. Kung halimbawa, may mga, kasi ang nangyayari minsan, pag may mga illegal dismissal, pinipm ako, tapos pinapatulungan ko sa abogado ko. Ayun po. Kasi alam naman natin ang sistema sa ganyan. Bali, 2 times labor winner na po tayo. And ako mismo personally, 2 times akong labor winner. Basta, yun lang. Yung mga gusto mag-protection agent, tanungin muna yung sarili mo na kung talaga bang ikaw para sa trabahong ito. Kasi sa totoo lang, ang pagka-protection agent, hindi po yan biro. Malaking, pagdating mo rito, kagastos ka ng malaki. May mga time na hindi ka kagad makakapag-duty, or kasi may mga tao talaga na ano na after graduation hindi nakakakuha ng duty. Kumbaga dito kasi lakasan na lang ng loob, same time sugal ito ang katuwiran ko naman dyan. Pagka sumugal ako kasi noon, once upon a time sumugal ako. Sumugal ako mag-training, sumugal ako kumuha ng baril, sumugal ako kumuha ng LTAP, PTC4, lahat yan, sinugal lang ko yan. Kumbaga, pagsugal ko dyan sa protection agent, nag-pay off. Yan. Kaya kumbaga, sa protection agent, isang malaking sugal, pero dito, may tsamba. Kasi marami na akong mga kaibigan na nagtagumpay na sa pagiging protection agent, na noon, dati silang mga bouncer, security guard, dati silang iba yung mga trabaho nila. Tapos ngayon, nung nag-protection agent sila, nakatagpo sila ng mabait na amo. Kumbaga parang nagsunod-sunod magagandang pagkakataon sa kanila, kumanda yung buhay nila. Kaya sabi ko nga, ang pagpasok sa protection agent ay isang sugal. Hindi ko ini-encourage ang pagiging protection agent para sa lahat. Yan. Malinaw yun ha. Hindi ko ini-encourage na ang pagiging protection agent para sa lahat ng tao.
Hindi ho ganun. Nasa mga risk taker po. Kailangan pag mag-protection agent ka, you must be a risk taker na handa ka sa lahat ng pwedeng mangyari kapag papasukin mo yung trabaho namin. Ayun po. I hope na nakatulong ako sa inyo at sana nakatulong ako sa pag-decide ninyo or sa mga decisions ninyo in the near future kung papasukin nyo ba ito o hindi. Basta ayun po, lagi nyo tandaan bago kayo mag-decision, manalangin muna tayo, itaas muna natin sa Panginoon yung ating decision upang gabayan niya tayo. Ako, andito lang naman ako sa may mga kaibigan ko, especially sa The 18 Protection Agent Organization. Andito lang si Kuya Agent Hammer na laging papaalala sa inyo. God first. Yan, God first. Basta yun, kita-kita tayo. Kita-kita tayo sa mata kung saan lang. Kasi minsan, nagkita-kita kami ng mga member ko kung saan-saan lang. Kaya yun, kapasalamat ako kasi may mga nag-aano pa rin na nag-request ng mga topic. Yun nga po, paki-ano na lang po. Paki-subscribe na lang yung sa aking YouTube channel. Kuya Agent Hammer. Yan. Tapos, shoutout sa mga kaibigan ko sa The 18 Protection Agent Organization, mga members ko. Tapos, sa The Fraternal Order of Eagles. Yan. Especially GMA Cavite. Shoutout mga kuya at mga ate. Yan po. Ingat po tayo lahat. Paparating na yung mga anak ko. Dito na yung isa. God bless all. Bye-bye.